Sino ang responsable para siguraduhin hindi hihigit sa dami ang nakasakay sa sasakyan? Letter A, ang nagpapasakay sa sasakyan. Letter B, ang may-ari ng sasakyan. O letter C, ang driver ng sasakyan. The correct answer is letter C, ang driver ng sasakyan. Kailangang magbigay ng babala ang driver na liliko sa anumang direksyon bago dumating sa layong. Letter A, 15 metro. Letter B, 20 metro. Or letter C, 30 metro. The correct answer is letter C, 30 metro. Ano ang maximum na parusa sa paulit-ulit na paglabag sa RA 10666 or Children's Safety on Motorcycle Act? Letter A, multang 100,000. Letter B, pagbawi ng driver's license. Or letter C, pagkabilanggo ng 6 na taon. The correct answer is letter B, pagbawi ng driver's license. Alin sa mga ito ang maaaring lumampas sa itinakdang bilis? Letter A, kung ang driver ay may pasaherong nangangailangan ng atensyong medikal. Letter B, kung ang driver ay tinatawag ng kalikasan. Or letter C, kung walang enforcer na nagbabantay. The correct answer is letter A, kung ang driver ay may pasaherong nangangailangan ng atensyong medikal. Ang busina ay gamit para letter A, magbigay babala para iwas disgrasya. Letter B, pampagising. Or letter C, mag-ingay. The correct answer is letter A, magbigay babala para iwas disgrasya. Anong edad maaaring sumakay sa harapan ng sasakyan? Ang isang bata na naaayon sa RA 11229. Letter A, 11 taong gulang. Letter B, 13 taong gulang. Or letter C, 15 taong gulang. The correct answer is letter B, 13 taong gulang. Ayon sa RA 10666, ang bata ay maaaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportableng naaabot ng mga paa ang foot peg, at letter A, nakakakapit ang bata sa rider's seat handle. Letter B, nakakahawak sa balikat ng rider. Or letter C, nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng rider. The correct answer is letter C, nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng rider. Ano ang maximum at pinahintulutang lapad ng saddlebags o bag? Letter A, 18 pulgada sa magkabilang gilid. Letter B, 16 pulgada sa magkabilang gilid. O letter C, 14 pulgada sa magkabilang gilid. The correct answer is letter C, 14 pulgada sa magkabilang gilid. Ang tamang edad para makakuha ng non-professional driver's license ay di bababa sa letter A, 16 taong gulang. Letter B, 17 taong gulang. Or letter C, 18 taong gulang. The correct answer is letter B, 17 taong gulang. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, madulas na kalsada. Letter B, papalaki ang kalsada. Or letter C, papaliit ang kalsada. The correct answer is letter C, papaliit ang kalsada. Sa intersection, kung may dalawang sasakyang nagkasabay, sino dapat ang mauna? Letter A, ang sasakyan sa kaliwa. Letter B, ang sasakyan sa kanan. Or letter C, ang mas mabilis na sasakyan. The correct answer is letter B, ang sasakyan sa kanan. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang letter A, karapatan. Letter B, karangalan. Or letter C, pribilehiyo. The correct answer is letter C, pribilehiyo.
Ilang taon ang lisensyang maaaring ibigay sa driver na walang traffic violation? Letter A, 3 taon. Letter B, 5 taon. Or letter C, 10 taon. The correct answer is letter C, 10 taon. Ang non-professional driver's license ay para lamang sa letter A, mga pampublikong sasakyan. Letter B, mga pribadong sasakyan. Or letter C, kahit anong sasakyan. The correct answer is letter B, mga pribadong sasakyan. Ano-ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? Letter A, inspeksyon ng sasakyan at emission test. Letter B, police clearance at emission test. Or letter C, NBI clearance at emission test. The correct answer is letter A, inspeksyon ng sasakyan at emission test. Ano ang ibig sabihin ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko? Letter A, magminor at magpatuloy kung walang panganib. Letter B, huminto at hintayin mabago ang ilaw. Or letter C, hintayin ang birding ilaw. The correct answer is letter A, magminor at magpatuloy kung walang panganib. Kung ikaw ay may violation, ilang araw ang binibigay na palugit upang tubusin ang lisensya? Letter A, 10 araw. Letter B, 15 araw. Or letter C, 30 araw. The correct answer is letter B, 15 araw. Sa mga rotonda, sino ang prioridad? Letter A, ang bagong pasok na sasakyan. Letter B, ang sasakyang nakaharap sa birding ilaw. Or letter C, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. The correct answer is letter C, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot? Letter A, sa pangit na panahon. Letter B, sa mabigat na daloy ng trapiko. Or letter C, kapag nagmamaneho. The correct answer is letter C, kapag nagmamaneho. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay letter A, nagpapatunay sa husay ng isang driver. Letter B, maaaring magdulot ng isang aksidente. Or letter C, nakakatipid sa gasolina. The correct answer is letter B, maaaring magdulot ng isang aksidente. Sa aling mga sitwasyon maaaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? Letter A, kung ito ay isang mahalagang tawag. Letter B, kung magaan ang trapiko. Or letter C, wala sa itaas. The correct answer is letter C, wala sa itaas. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong bagalan ng takbo o huminto? Letter A, bumusina para magsenyas sa harap ng sasakyan. Letter B, tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake light. Or letter C, manatili sa iyong lane at saka huminto. The correct answer is letter B, tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake light. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? Letter A, pagbusina. Letter B, bigla ang pagbagal ng takbo habang nakaberding ilaw. Or letter C, paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. The correct answer is letter C, paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang angkop na senyas kung liliko sa kaliwa ay letter A, ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Letter B, ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. Or letter C, kaliwang kamay na nakababa at nakaturo sa lupa. The correct answer is letter A, ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin letter A, bago umalis sa intersection. Letter B, habang patungo sa intersection. Or letter C, bago lumiko sa intersection.
The correct answer is letter C, bago lumiko sa intersection. Hindi ka maaaring bumusina maliban na lamang kung letter A, may umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Letter B, kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. Or letter C, magbigay ng senyales na ikaw ay paparating. The correct answer is letter A, may umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay letter A, pinapayagan lamang kung mag-o-overtake sa isa pang sasakyan. Letter B, pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay magpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis. Or letter C, ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. The correct answer is letter C, ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko sa intersection? Letter A, makakapagpalito sa lahat ng nasa daan. Letter B, makakapagpalito sa lahat ng motorista. Or letter C, makakapagpalito sa mga tagapagpatupad ng batas pantrapiko. The correct answer is letter A, makakapagpalito sa lahat ng nasa daan. Ang traffic signs na nagbibigay impormasyon tungkol sa mga batas at regulasyong pantrapiko na kung hindi papansinin ay ituturing na paglabag ay tinatawag na letter A, regulatory signs, letter B, warning signs, or letter C, informative signs. The correct answer is letter A, regulatory signs. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis? Letter A, nagbibigay impormasyon o kaalaman. Letter B, naguutos ng direksyon. Or letter C, nagbibigay babala. Correct answer is letter A, nagbibigay impormasyon o kaalaman. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi ipinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? Letter A, pagbabasa ng e-books o email. Letter B, pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. Or letter C, paggamit ng hands-free device. The correct answer is letter C, paggamit ng hands-free device. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangandaan ay maging maaliwalas para magpatuloy? Letter A, totoo. Letter B, hindi totoo. Or letter C, walang sagot. The correct answer is letter B, hindi totoo. Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. Letter A, baligtad na tatsulok. Letter B, patayong tatsulok. Or letter C, hugis parihaba na may pulang border. The correct answer is letter A, baligtad na tatsulok. Ang mga linya, simbolo, at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na letter A, mga traffic signal. Letter B, pavement markings. Or letter C, traffic hazards. The correct answer is letter B, pavement markings. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangan na nakasuot ng letter A, mga helmet na laan sa trabahong pangkonstruksyon. Letter B, standard protective helmet. Or letter C, sombrero ng pulis o gloves. The correct answer is letter D, standard protective helmet. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Letter B, matarik na kalsada. Or letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. The correct answer is letter C,
Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ayon sa RA 4136, ang student driver's permit ay dapat hindi bababa sa edad na letter A, 16 na taong gulang, letter B, 18 taong gulang, or letter C, 20 taong gulang. The correct answer is letter A, 16 na taong gulang. Pinapahintulutang pumarada ang isang sasakyan kung letter A, lampas 4 na metro sa bopa incendio o fire hydrant, letter B, sa loob ng 3 metro ng intersection ng mga linyang kurbada, o letter C, sa loob ng intersection. The correct answer is letter A, lampas 4 na metro sa bopa incendio o fire hydrant. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na letter A, maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis. Letter B, hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. Or letter C, hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcers. The correct answer is letter C, hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcers. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? Letter A, sa dulo ng kalsada. Letter B, sa palaruan. Or letter C, sa pook tawiran ng paaralan. The correct answer is letter C, sa pook tawiran ng paaralan. May biglang tumawid ng kalsada nang aandar ka na. Anong dapat mong gawin? Letter A, bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. Letter B, maghintay hanggang makatawid ang tao. O letter C, paatrasin ang taong tumatawid. The correct answer is letter B, maghintay hanggang makatawid ang tao. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Letter A, nagbibigay babala. Letter B, nagtatakda. Or letter C, nagbibigay impormasyon o kaalaman. The correct answer is letter A, nagbibigay babala. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? Letter A, kung saan walang U-turn sign na nakalagay. Letter B, sa one-way na kalye. Or letter C, kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magresulta ng sagabal o masamang aksidente. The correct answer is letter C, kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magreresulta ng sagabal o masamang aksidente. Paano ka naapektuhan ng alak? Letter A, pinabibilis nito ang iyong reaksyon. Letter B, pinabubuti nito ang iyong koordinasyon. Or letter C, pinabababa nito ang iyong konsentrasyon. The correct answer is letter C, pinabababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang traffic sign na no parking ay nangangahulugan na letter A, maaaring pumarada sa pasubaling ang minamaneho mo ay pribadong sasakyan. Letter B, hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay uhulihin dahil sa pagwawalang halaga sa traffic sign. Or letter C, maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat na nakakasagabal sa mga sasakyan. The correct answer is letter C, maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat na nakakasagabal sa mga sasakyan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bakubakong kalsada. Letter B, ginagawa ang kalsada. Or letter C, madulas ang kalsada. The correct answer is letter B, ginagawa ang kalsada. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? Letter A, humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Letter B, magmaneho lamang kung may kasama na lisensyadong driver. Or letter C,
limitahan ang pagmamaneho sa umaga? The correct answer is letter A, humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng letter A, pangunahing karapatan bilang mga driver. Letter B, mga batas kapag nagbigay daan sa iba. At letter C, lahat ng nabanggit. The correct answer is letter C, lahat ng nabanggit. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay may parusang letter A, pagkasuspinde ng lisensya, letter B, multa at pagkabilanggo, or letter C, tama lahat ang sagot. Correct answer is letter C, tama lahat ang sagot. Ang driver ay nararapat na lagi magbigay ng daan sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay letter A, malalaking sasakyan, letter B, maliliit na sasakyan, or letter C, sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. The correct answer is letter C, sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Ano ang iyong dapat gawin kung ikaw ay papasok sa lugar na maraming ginagawang kalsada na pansamantalang ipinagbabawal ang pag-overtake? Letter A, sundin lamang ang senyas kung rush hour. Letter B, sundin ang senyas ayon sa nakasulat. Or letter C, sundin lamang kung ang traffic enforcer ay naka-duty. The correct answer is letter B, sundin ang senyas ayon sa nakasulat. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. Letter B, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Or letter C, bawal pumasok. The correct answer is letter B, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? Letter A, kada 600 kilometers. Letter B, bago ang mahabang lakbayin. Or letter C, umagang-umaga. The correct answer is letter B, bago ang mahabang lakbayin. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Letter A, uminom ng alak bago magmaneho. Letter B, huminto paminsan-minsan at magpahinga. Or letter C, uminom ng gamot na pampapigil ng antok. The correct answer is letter B, huminto paminsan-minsan at magpahinga. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal pumasok ang kotse. Letter B, bawal pumasok ang bus. Or letter C, bawal pumasok ang truck. The correct answer is letter C, bawal pumasok ang truck. Ang traffic light ay nagpalit mula sa berde padilaw habang pasangandaan ka. Ano ang dapat mong gawin? Letter A, magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. Letter B, huminto kahit na nasa sangandaan. Or letter C, huminto bago magsangandaan. The correct answer is letter C, huminto bago magsangandaan. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? Letter A, upang bigyan ng abiso ang bilis ng motorista. Letter B, para balaan ang motorista na hindi sila maaaring pumarada kahit kailan. Or letter C, para balaan ang mga motorista na may level ng pagtawid sarili sa unahan. The correct answer is letter C, para balaan ang mga motorista na may level ng pagtawid sarili sa unahan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, delikado ang kurbada sa kanan. Letter B, delikado ang kurbada sa kaliwa. Or letter C, delikado ang kurbada sa unahan. Correct answer is letter C, delikado ang kurbada sa unahan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, nakatakdang haba ng sasakyan. Letter B, ang layo ng susunod na intersection ay 30 kilometers.
O letter C, nakatakdang tuli ng sasakyan. The correct answer is letter C, nakatakdang tuli ng sasakyan. Ano ang pangunahing layunin ng mga batas, alituntunin at regulasyong pantrapiko? Letter A, upang kumita ng pera ang pamahalaan. Letter B, disiplinahin ang mga motorista. O letter C, magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at ang mga tumatawid sa kalsada. The correct answer is letter C, magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at ang mga tumatawid sa kalsada.